أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تعالى سإلان سندلي لامان أي مكسيسيمولا ang ating lecture patungkol. Ito'y kasagutan sa katanungan bakit kailangan mo magmuslim. Kaya mga mahal kong kababayan, mga mahal kong kapatid, ay pakinggan po natin ang maiksing lecture na ito upang magkaroon tayo ng pangunawa patungkol sa pananampalatayang Islam o patungkol sa mga Muslim. So ito po yung ating topic ngayon, patungkol kung bakit kailangan mong maging Muslim. So inshallah ta, iayos lang po natin ito. I-share natin sa ating ibang mga kapatid. Natin ma kita i-dialogue center, i-dialogue PH. At assalamu alaikum sa mga kapatid kong Muslim. Magandang gabi po sa ating lahat, sa ating mga kababayan. At inshallah ta'ala, share lang po natin para makita rin ang iba sa ating Bismillah. Okay, Bismillah. Inshallah po, magsisimula na tayo muli sa ating mga kababayan, mga OFW, ay para din po sa inyo ito. At pakinggan po natin ang lecture na ito, inshallah ta'ala, at sa aking mga kababayan dito sa Pilipinas. Unang-una mga kapatid, tatanungin ko muna kayo, inshallah, pwede kayong mag-reply dito, pwede kayong magtanong. So welcome po kayong lahat dito. So tatanungin ko kayo, malinaw po ba ang aking boses, inyo po bang narinig? At para alam po natin sa ating pagpapatuloy na may feedback na tayo ay nagkakaintindihan. So, mga kababayan, ang buhay natin dito sa mundo ay pansamantala lamang. Darating yung panahon, darating yung oras na tayo ay daratnan ng kamatayan. Kapag dumating ang kamatayan na ito, yung ating kayamanan, yung ating pamilya, ay iwanan natin lahat. Iiwanan natin kahit gaano kapakamahal ng iyong pamilya, iiwanan mo sila, kayo ay maghihiwalay. Kahit gano'n pa kalaki yung kayamanan mo, iiwanan mo ito. Dahil hindi ito isasama sa libingan ng iyong pamilya. Paghahati-hatian na nila ito na may iuna. So, sa pananampalatayang Islam, ano lamang yung madadala ng isang tao sa kanyang libingan? Yung kanyang mabuting gawain. Yung kanyang mga gawaing pagsamba sa nag-iisang Panginoon na lumikha sa atin. So ito lang yung madadala natin. So kaya kinakailangan tayo bilang tao na naniniwala na may lumikha sa atin, may Panginoon, ay gumawa tayo ng mga gawaing pagsamba, gumawa tayo ng mga kabutihan sa ating kapwa, gumawa tayo ng mga bagay na madadala natin sa ating libingan, madadala natin sa kabilang buhay. So huwag tayong magpalinlang sa buhay dito sa makamundo. Kahit gaano kapakamahal ng iyong asawa, ng iyong magulang, kapag namatay ang isang tao, ay mag-isa lamang siya sa kanyang libingan. So napakahalaga na ang madadala mo lamang sa libingan ngayon ay yung mabuting gawain mo, yung pagsamba mo sa Panginoon, yung tinatawag sa wikang Arabic na ibada, mga gawain ng pagsamba. So kapag ang isang tao ay nasa libingan, ayon sa katuruan ng Islam, may tatlong katanungan para sa kanya. May tatlong katanungan para sa kanya. Mashallah, jazakallahu khairan. At bro, malinaw ba na naririnig nyo sa ating mga nanonood ng live? Sana ay malinaw na naririnig nyo ang aking boses. So, tatanungin. May tatlong katanungan na itatanong sa isang tao. Una, man rabbuka. So, ito'y wikang Arabic na ang kahulugan ay, sino ang iyong Panginoon? So, itatanong sa tao, sino ang iyong Panginoon?
So, ikaw ay mapapaisip kung hindi mo pinag-aralan, kung sino ba dapat yung sambahin, pwede mo bang isagot na ang Panginoon mo ay ang ribulto? Pwede mo bang isagot na ang Panginoon mo ay tao? Pwede mo bang isagot na ang Panginoon mo ay propeta? Hindi. Ang isasagot mo dapat ay yung totoong dakilang lumikha sa iyo na nag-iisang Panginoon. So, kaya mahalaga po sa atin na pag-aralan, kilalanin natin kung sino ba dapat yung ating sasambahin dahil itatanong ito sa atin sa libingan. Itatanong. So, ano pa yung pangalawang katanungan sa libingan? Ang pangalawang katanungan, man na Diyo ka. Sino ang iyong propeta? Sino yung propeta na sinunod mo? Kung ikaw ay sa panahon ni Noah, si Noah ang iyong nasunod. Kung ikaw ay sa panahon ni Abraham, si Abraham, panahon ni Ismail, ni Isaac, ni panahon ni David, o panahon ni Jesus, sumakalinaw na ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ito yung isasagot mo. Kung ikaw ay kabilang doon sa angkan ng Israel, sa panahon ni Jesus, so sasabihin mo, ang iyong sugo na sinunod ay si Jesus. So ngayon, sa panahon na ito, ang ating sinusunod na propeta, na patuloy ng mensahe ng lahat ng mga propeta, si Propeta Muhammad. Si Propeta Muhammad. So lahat sila, ang mga sugo nito ay ating sinusunod. Sila yung mga propeta. So ito yung isasagot natin na sinunod natin yung mga katuruan ng mga propeta. Hindi yung mga bulaang propeta o yung mga nagaangkin na sugo propeta na kung saan-saan lang nangyari. So, pangatlong katanungan doon sa libingan, madino ka. Ano ang iyong relihiyon? So, napakahalaga. Yung iba sinasabi, hindi naman nakakapagligtas ng reliyon. Hindi ka may ligtas ng reliyon. Pero sa libingan, itatanong sa iyo kung ano ang iyong relihiyon. Madino ka. Ano ang iyong reliyon, way of life na sinunod, isinabuhay? So, ito yung daladala ng mga sugot, mga propeta. So, itatanong ito sa libingan kapag inabutan ang tao ng kamatayan at inilibing na. Ito yung tatlong mga katanungan. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang propeta na sinunod mo? At ano ang iyong relihiyon? Kaya napakahalaga po na pag-aralan natin itong patungkos sa ating pananampalataya. So, sa ating pagpapatuloy, so, bakit kailangan mong mag-Muslim? So, titingnan natin ang oras natin pa rin tayo lumagpas. Inshallah ta'ala. Bakit kailangan mong mag-Muslim? Ito yung topic natin ngayon at sa ating pagtatalakay ay makukuha natin ang mga kasagutan. So, inshallah ta'ala. At pangalawa, bakit kailangan mong manatiling Muslim? Diba? So, siguro sinasabi nung iba na mga Muslim na, ayoko na pakinggan yan, para lang sa hindi Muslim. Hindi. Kailangan yung mga Muslim ay pinapakinggan din ito para ay lumakas ang kanilang pananampalataya at pag-unawa sa Islam. So, yan ang nagpapakatatag sa atin, yung kaalaman sa pananampalataya ng Islam. So, sabi ng sugo ng Allah, sallallahu alayhi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, ang propeta Muhammad, lahat ng tao ay isinilang sa fitra. Ang fitra, ito yung likas niya. Sinilang sa fitra, likas na paniniwala sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, ang Allah. So likas sa kanya, lahat ng tao, pagkasilang sa kanya, likas na sa kanya ang pagiging Muslim. Pagiging sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Pagiging naniniwala sa Panginoon, sa nag-iisang Panginoon na lumikha sa kanya, ang Allah. So likas sa kanya. Kaya sa Islam, yung bata ay Muslim yan. Kapag kaya lang sila, sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya lamang sila ay pinalaki ng kanilang mga magulang na Majus o kaya ay Hudyo o kaya ay Kristiyano at iba't iba pa. So kaya yung mga Kristiyano, nagiging Kristiyano lamang sila kapag sila ay nabinyagan. Diba sinasabi ng pare, ikaw ngayon ay ganap ng Kristiyano. So noon, ano pala siya? So yun, likas sa atin. Likas sa atin, naiisa lang yung paniniwala. Kaya kapag may mga tao tinanong mo, naniniwala ka ba sa Diyos? Oh, naniniwala ko sa Diyos. Ilan ang Diyos? Isa ang Diyos. Diba? Naniniwala, likas, pare-pare. Isa lang naman ang lumikha sa atin. Isa lang naman ang Diyos. Diba?
So bakit nagkakaiba-iba? Dahil sa nakagisnan. Nakagisnan. So ito rin yung purpose, ito rin yung dahilan ng mga sugot, mga propeta, kaya sila'y pinadala ng Panginoon para bigyang linaw sa atin. Para hindi tayo mailigaw ni Satanas. Tayo ay nililigaw ni Satanas, ayaw niya na sumamba tayo sa tunay na nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. So, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladina min qablikum la'allakum tattaqun. So, sinabi ng Allah sa pagkakasali nito sa ating wika, O sangkatauhan, lahat ha, Ya ayuhan nas, sabi niya, lahat ng tao. Kung kabilang ka sa tao, kasama ka rito. Lahat ng tao. Sinabi ng Allah, kayong mga tao, kayong sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon. Sambahin ninyo ang inyong Panginoon na siyang lumikha sa inyo at lumikha sa mga nauna pa sa inyo. Nang sa gayon, kayo ay maging matuwid, maging matagumpay, maging malayo sa isinumpang si Satanas. So, ang Allah ang nag-utos, ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, ang nag-utos na siya ay sambahin natin. Sambahin natin. Kaya, hindi rin ito, sinabi rin ni Jesus sa Biblia, kasi mamaya sinasabi, Brother, puro yata Quran lamang yung binabasa mo. So, ano bang sabi ni Jesus? Diba? Sa Marcos 12, 29, sabi niya, at kung pakinggan mo ang kanang Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. So meron. Merong nag-iisang Panginoon na dapat natin sambahin. At sinabi niya pa sa 1:17:3, at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila nag-iisang Diyos na tunay at si Jesus ay iyong isinugo. So, ang sentro talaga ng mensahe ng mga sugot, mga propeta, sumamba tayo sa nag-iisang Diyos. At ang mga sugot, mga propeta, sila ay mga Muslim. Bakit kailangan mo maging Muslim? Dahil Muslim ang mga sugot, mga propeta. Ibig sabihin ng Muslim ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. So, sino ba yung sinasamba ng mga Muslim? Kasi inisip ng iba, kapag Muslim ay taga Saudi, di ba? Middle East, kapag Muslim, taga Mindanao, hindi. Kahit ikaw pa ay isang Ilocano, Ilonggo, o kaya ay Bisaya, at iba't iba pa, o kaya ay taga Korea, taga China, taga Hong Kong, taga Japan, taga Taiwan, taga France, taga Paris, at kung saan-saan pa, German, kapag ikaw ay sumusuko sa kautusan ng isang Panginoon na lumikha sa atin, ikaw ay tinatawag na Muslim. Kapag isa lang ang sinasamba mo, ang lumikha sa iyo ang Allah, at sinunod mo ang kanyang mga sugo, ang pinakahuli na nagpatuloy ng mga mensahe ng mga sugo ay si Propeta Muhammad, ikaw ay tinatawag na Muslim. Sino yung sinasamba ng mga Muslim? Ang nag-iisang tagapaglikha. Hindi ang nilikha lamang. Ang Allah na nag-isa na tagapaglikha, ang pangalan na nag-iisang Panginoon na tagapaglikha ay Allah. Sa wikang Arabic, Allah. So, ang pangalan po ng ating dakilang tagapaglikha ay nagmula sa wikang Arabic na ito ang ginagamit na wika sa Middle East. Ang Middle East po, diyan po nagmula ang lahat ng mga sugot propeta. Wala pong sugo at wala pong sugo na nagmula sa Amerika. O kaya ay nagmula sa India o kung saan-saan. Lahat po ng sugo na binabanggit natin sa Biblia man o sa Quran ay lahat nagmula sa Middle East. Halimbawa, si Propeta Moses, saan ba siya? Doon sa Egypt. Si Propeta Jesus, saan ba siya? Doon sa Jerusalem. Si Propeta Muhammad, saan ba siya? Sa Saudi Arabia. Saan ang mga lugar na ito? Middle East. So ang wika na tatawagan sa ating Panginoon ay wika rin na galing doon siyempre. So ito ay sa wikang Arabic, ang Allah. Ang Allah ang nag-iisang tagapaglikha. Siya ang nag-utos sa atin na siya lamang ang dapat sambahin. Siya lamang ang dapat sambahin. Sapagkat hindi papatawarin ng Allah yung mga sumasamba sa iba pa bukod sa kanya. So,
Ang Allah, sinabi rin ng Allah, siya ay hindi nagkaanak at hindi pinanganak. Lam yalid, walam yulad. So yun ang Allah. Hindi ipinanganak at hindi nagkaanak. Siya ang nag-utos na sundin natin ang mga sugot mga propeta. Sundin natin ang mga sugot propeta. At ang Allah rin, siya ang lumikha sa lahat. Sinasabi niya lamang na kun fayakun, mangyari at mangyayari. So siya ang lumikha sa lahat, ang nag-iisang Panginoon, ang Allah. Ang Allah ay hindi inaantok, ang Allah ay hindi natutulog. Ang Allah rin ang nagsabi na ang mapupunta sa impyernong apoy yung mga hindi naniwala sa Kanya at hindi sumamba sa Kanya. So ang Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga sugot propeta, ang Panginoon nating lahat na nilikha, ang Allah. So bakit kailangan mong mag-Muslim? Bakit? Kasi Islam ang natatanging pamamaraan ng buhay o reliyon na tatanggapin ng Allah. So ang Islam po, ito yung way of life. Ito yung reliyon ng mga Muslim. Ito ang reliyon ng lahat ng mga sugot, mga propeta. Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-isang Panginoon at pagwawakas sa shirk, pagwawakas sa pagtatambal, pagwawakas sa masasamang gawain. Yan po ang katuruan ng Islam. So sinabi ng Allah, inna dina indallahi al-Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Tanging Islam lamang ang pamamaraan ng pamumuhay o reliyon na kanyang tatanggapin. Siyempre, ang Allah, siya ang lumikha sa atin, siya ang nag-utos kung paano tayo mamumuhay. So dito sa mundo, kung ang isang gamit, ang isang bagay, di ba? Mayroong ibinigay na manual na susundin, pamamaraan. So ganun din, nilikha tayo ng Panginoon, ng Allah, may manual siya na itinuro sa atin, kung saan tayo kukonsulta sa nangyayari sa ating buhay. Ito yung mga kasulatan na dala-dala ng mga sugo at ang pinakahuli, the last testament na hindi nagbago at walang salungatan ay ang Quran. Tinatawag na Quran. So inshallah ta'ala ay mabasa ito ng ating mga hindi pa Muslim na tagapakinig. Quran po, at dito ay napakalinaw na nililinaw ang mga katuruan ng mga sugot propeta. Walang pagtatalo-talo. Pag tinanong mo sino ang Diyos, ang Allah. Kapag tinanong mo sino si Propeta Muhammad, huling sugo ng Allah. Kapag tinanong mo sino si Jesus, sugo ng Allah. Sino si Maria, nanay ni Jesus. At lahat ng mga saraysay patungkol sa mga sugot, mga propeta na katotohanan ay mababasa natin sa Quran. So huwag po natin sayangin. Ayan po, meron po tayo rito. Ito po yung tinatawag na Quran. Ito po yung may translation. May translation sa Tagalog, may translation sa English. So napakaraming paraan para maunawaan natin. So sa pagpapatuloy, mga mahal kong tagapakinig, sinabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sinabi ng Allah, sino man, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا, sino man ang pumili ng ibang pamamaraan ng pamumuhay maliban sa Islam, sino man ang pumili ng ibang reliyon maliban sa Islam, فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ, siya ay magiging wahwa fil akhirati minal kashirin, siya ay mapapabilang sa mga talunan. Subhanallah, siya ay mapapabilang sa magiging talunan. So syempre, ipinayo sa atin ng Allah, ito yung susundin mo, at sumamba ka lamang sa nag-iisang Diyos, maging mabait ka sa iyong magulang, huwag kang iinom ng ala, huwag kang magdodroga. So lahat ng mga mas nakakasama sa atin, huwag kang magnanakaw, huwag kang makikiapid, huwag kang papatay ng inosente. So yan po ang tinuturo sa atin na pamamaraan ng pamumuhay ng ating Panginoong Allah. Nasa Quran yan. So sa Senate, sa Congress, pinagdidebate yan pa yung death penalty, pero sa Islam ay itinuturo na yan. Yung death penalty ay nasa Islam po yan itinuturo. Doon sa mga tao na labis-labis yung kasamaan nila, ay nararapat na hatulan ng kamatayan upang sila ay hindi mapabilang. Upang sila ay hindi mapabilang doon sa makakapinsala pa
para mabawasan yung namiminsala sa mga tao, kaya mayroong hatol na ganun. So ang Islam po, ang Dinul Islam ay complete way of life. So nandoon na po pag-aasawa, patungkol sa mga sitwasyon. Halimbawa ay nasa Islam na kung ano yung gagawin tulad niyan, yung mga kasong mga ganyan ay nasa Islam po. Dahil ang Islam ay complete way of life. So mga mahal kong tagapakinig, pasensya na kayo, medyo mainit dito sa ating lugar. Sinabi ng sugo ng Allah, sinabi ng Propeta Muhammad, sino man ang mamatay at siya ay natatambal sa iba sa pagsamba niya kay Allah, sa Allah, ay papasok ng impyerno. Subhanallah. Sino man yung mamaabutan ng kamatayan na iba ang sinasamba niya, sumasamba sa ribulto, sumasamba sa kanyang salapi, sumasamba sa isang propeta, sumasamba sa tao, kapag inabutan ng kamatayan, siya ay mapupunta sa impyernong apoy. Subhanallah. Sinabi ng Allah, innallaha la yagfiru ayushrika bihi wa yagfiru maduna dalika liman yasha wa may yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida. So hindi pinatawad ng Allah ang pagsamba sa iba, ang pagtatambal. So ang Allah nagbigay sa iyo ng buhay, ang Allah ang naglikha sa iyo, pero sa iba ka sumamba. Halimbawa, tinulungan kita, pero sa iba ka nagpasalamat, so hindi yun makatarungan. So ang Allah, hindi niya papatawarin ang sumamba sa iba. Ngunit pinapatawad ng Allah yung mga ating nagagawang kasalanan na nagbabalik loob tayo sa kanya. So, ibig sabihin, yung mga ibang pagkakasala natin, kung taos puso tayo magbabalik loob sa Allah, ay hindi natin natawad, ay inshallah ay kanya itong patatawarin kung kanyang iluloob. Inshallah ta'ala. At kailangan ay maging matuwid na rin. Iwanan na yung mga pagkakamali. Pero ang number one na natin ay maniniwala natin sa nag-iisang Panginoon ng Allah. So, ano ba ang sabi ng Allah? Paglilinaw niya. Ito ay para maging malinaw. Kapag ikaw ay nag-Muslim, ang sasabahin mo lamang ay ang nag-iisang Diyos na lumikha sa iyo, ang Allah. Wala nang iba. Kaya sa Quran, nilinaw ng Allah. Anong sinabi ng Allah? Lakad kafarul ladina kalu inna Allah huwal Masiyu ibnu Maryam. Lakad kafarul ladina kalu inna Allah huwal Masiyu ibnu Maryam. Sabi ng Allah sa pagkakasali sa ating wika, nasa maling paniniwala. Lakad kafarul ladina, nasa maling paniniwala ang mga taong nagsasabi ng Allah ay siya si Jesus, nanak ni Maria, ang Mesiya. So napakalinaw, nilinaw ng Allah kasi yung mga tao ay naguguluhan, si Jesus ba ay Diyos? Siya ba ang Allah? Siya ba yung lumikha sa atin? So nilinaw ng Allah, anong sabi ng Allah? Nasa maling paniniwala yung mga nagsasabi na si Jesus siya ang Allah o si Jesus siya ang Diyos. Mali po. Kasi mismo si Jesus, sinabi niya rin sa Quran, sinabi niya, Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'abuduhu hada sirata mustaqim. Sabi niya, katotohanan ng aking Panginoon ay ang Allah at inyong Panginoon. Sambahin ninyo siya at ito ang matuwid na landas. So laging sinasabi ni Jesus na may Diyos na sinasamba. Kaya sinabi rin ng Allah sa Quran, sa chapter 5, verse 72, nasa maling paniniwala yung mga nagsasabi na si Jesus ay siya ang Allah o siya ang Diyos. Chapter 5, verse 72 ng Quran, basahin niyo po ito. Yun. So, ano pa? Sa chapter 5, verse 73, so nilinaw din ng Allah para hindi malilito yung tao. Then mahal tayo ng Allah. Sinabi pa ng Allah, lakad kafarul ladina kalu inna Allah thalithu thalatha. Subhanallah. Sinabi ng Allah, nasa maling paniniwala ang mga nagsasabi na ang Allah ay kabilang sa tatlong persona. So yun. Tinamaan yung Trinity. Subhanallah. So yung Trinity ay mali. Sino nagsabi? Ang Allah. Sabi ng Allah, nasa maling paniniwala yung mga nagsasabi ng Allah ay kabilang sa tatlong persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Sabi ng Allah, kabilang dyan at hindi totoo.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya sa Islam po, napakalinaw. Hindi nagdiriba-dibate kung si Jesus ba ay Diyos, si Jesus ba ay anak ng Diyos. Hindi. Sa Islam, inilagay natin siya sa kanyang kalalagyan. Siya ay isa sa dakilang sugo ng Allah at ang kanyang ina na si Birhen Maria ay isa sa pinakamataas na antas sa kababaihan, iginagalang, tinutularan, yung kanyang pagtatalukbong sa ulo, makikita niyo ang mga kababaihang Muslim nagtatalukbong sa ulo. Si Jesus, nagpatubo ng balbas, makikita niyo naman yung mga kalalakihang Muslim ay nagpatubo ng balbas. MashaAllah. Walaykum salam, rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sa ating mga kapatid. So, yun po, inilagay lamang po. So, sinabi rin ng Allah, siya hindi kabilang doon sa tatlong persona. Subhanallah. Hindi siya doon dahil ang Allah, siya ang lumikha sa atin, siya ang tagapaglikha. So, hindi siya maaaring maging kabilang sa mga nilikha. So, yan po ay malinaw sa katuruan ng Quran, kahit po sa Biblia ay nababasa nyo naman yan na si Jesus kailanman ay hindi nagangkin na siya ang Diyos. At kailanman ay hindi niya sinabi na siya ay kabilang doon sa tinatawag ngayon na Trinity. So, bakit kailangan mong mag-Muslim? Dahil sa Muslim, hindi ka malilito. Dahil sa pagiging Muslim, masasamba mo ang tunay na lumikha sa atin. Sa pagiging Muslim, ay doon ka magkakaroon ng kapanatagan sa iyong puso. Hindi ka mapapabilang sa libu-libong sekta ngayon na nag-aaway-away ngayon. Kapag ikaw ay naging iglesia, hindi naman papayag ang born again. Pag ikaw ay naging born again, hindi papayag ang katoliko. Seventh-day Adventist, at kung ano-ano pa, nandiyan pa ang dating daan, kung ako na nga, at iba-iba pang mga sekta, mga kingdom of God, kingdom of heaven, iba-iba, nagdidibati sila. Sasabihin nung isa, ako yung nasa tama, sasabihin nung isa, ako yung nasa tama, pero isa lang naman yung kanilang binabasa, ano ito? Biblia. Pero sila ay nakatalo-talo. So sa Quran, walang pagtatalo. Sino ang Panginoon? Ang Allah na nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. Sino si Jesus? Dakilang sugo ng Allah. Sino si Propeta Muhammad? Huling sugo ng Allah. So napakalino po. So mga kapatid, sa mixing oras na lamang natitira natin, so ipapaliwanag natin. So kapag ako ay naging Muslim, ano ba yung maturuan sa Islam? Ano ba yung itinuturo sa Islam? Ano ba yung haligi ng Islam? So papaliwanag natin. Kapag ikaw ay naging Muslim, at ang unang daan nito ay isa sa haligi ng Islam. So sa mga tagapakinig natin na nais mag-Muslim, pakinggan niyo po ito. Una sa haligi ng Islam ay yung tinatawag na shahadatain. Yung shahadatain, ito ay susi sa paraiso. Ang shahadatain ay susi sa paraiso. Ano ito? Kapag ikaw ay papasok na sa Islam, ikaw ay naniniwala na, ito ay tatanggapin mo sa iyong puso, bibigkasin mo, at isa sa buhay mo ang turma ng Islam. Ito yung ashhadu an la ilaha illallah. Ikaw ay sasaksi sa ating wika, ako'y sumasina, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban ang Allah na siyang lumikha sa akin. Allahu Akbar. Pangalawa, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. At ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sugo ng Allah. So siya yung huling sugo ng Allah, ipinagpatuloy niya lamang yung mensahe ni Jesus. Ipinagpatuloy niya yung mensahe ni, mula pa kay Adan, kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay David, ipinagpatuloy lamang ni Propeta Muhammad. So sa bilang paglilinaw at para maging malinaw, pwede mong idugtong yung wa ashhadu anak Isa Ibn Maryam Abdullahi wa Rasulo. At ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. So yun po yung shahada, yung testimony faith. Pag yan ay bigkas mo ng taos puso at isinabuhay mo, yan ang susi ng paraiso. So yung pananampalataya, qawlu bil lisan wa iltihadu bil qalb wa amalu bil jawari. Ang iman, ang pananampalataya ay binibigkas ng dila, tinatanggap ng puso at isinasabuhay ng katawan. So shahadatin, ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha
illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Isa abdullahi wa rasuluh. So inshallah kana kung nais mong tanggapin ang pananampalataya, yan yung bibigkasin mo. Yan ang bibigkasin mo. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban ng Allah na lumikha sa akin, at ako rin ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Jesus na anak ni Maria ay sugo ng Allah. Shahadatin. So ito yung pinakamatibay na sandata, dahil ang nagpuprotekta sa iyo ay ang Panginoon. Allahu Akbar. Ito ang sandata mo laban kay Satanas. Yung paniniwala mo na nag-iisa lang ang Diyos na lumikha sa iyo. Allahu Akbar. Ang Panginoon ang pinakadakila. So ang tao na hati sa malungkot at masaya, kapag ikaw ay sinasabuhin mo ito, yung kalima la ilaha illallah, yung shahada, ikaw ay laging masaya dahil ikaw ay may connection sa lumikha sa iyo, sa iyong Panginoon. Allahu Akbar. Napakaligaya ng nararamdaman mo dahil alam mo na ang buhay sa mundo ay pangsamantala lamang at mayroong paraiso, buhay walang hanggan na naghihintay sa iyo sa kabilang buhay. Kaya ikaw ay napakaligaya dahil hindi ka nasisilaw sa kung ano ang meron dito sa mundo. Allahu Akbar. So, yung mga tao na wala ito ay malungkot, naghahangad ng makamundong buhay, walang direksyon ng buhay, kaya ang kanilang buhay ay hindi nagiging masaya. So, ito rin yung tanging daan para makapasok ka sa Islam. So, sa unang haligi ng Islam, ito kailangan muna ay maniwala ka. Sinasabi, brother, bakit sa Makka, sa Madina, bawal ang hindi Muslim? Bawal ang hindi Muslim. Kasi bawal doon yung hindi naniniwala sa Allah. Dahil yon ang Baitullah, yung bahay sambahan o tinatawag na bahay sambahan doon na unang itinatagpa ni Adam at muling itinatag ito ni Abraham. Ngunit kung ikaw ay sasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin ng Allah at si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah, ikaw ay makakapasok doon. Yun lang. Hindi mo na kailangan na magpabinyag o kung ano-ano pang gagawin mo. Dahil sa Islam, pag may magbabalik Islam, sinasabi, brother, Fahad, paano ba magpabinyag sa Islam? So sa Islam, wala pong binyagan. Gagawin mo lamang ay maniniwala ka, sasaksihan mo ito, yung shahada, bibigkasin mo, isa sa puso mo at isa sa buhay. Pagkatapos nyon, pagdating mo sa bahay, yung gusol na tinatawag ay kapag ikaw ay naligo, maglayon ka na yun na yung pagsisimula mo na pagpasok mo sa Islam at pagbabalik loob sa Allah. So napakadali lang po. Wala pong binyagan na ilulubog ka pa sa tubig o kung ano anong gagawin sa'yo. So, ang paniniwala sa nag-iisang Diyos sa Allah, ang la ilaha illallah, ay karapatan ng Diyos sa tao. So karapatan sa atin ang lumikha sa atin na siya ay kilalanin natin, na siya ay sambahin natin. So ito yung karapatan sa atin ng Panginoon. So asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. So bakit kailangan mo mag-Muslim o maging Muslim? Dahil ito ang daan para masamba mo ang nag-iisang Diyos na lumikha sa atin. So pangalawa sa haligi ng Islam, sa maiksing oras na lang, ay yung tinatawag na sala, pagdarasal. Ano yung sala? Ito ay pinag-utos ng Allah na gawin natin. Sinabi niya, innani an Allah. Sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Sinabi niya kay Moses, di ba? Innani an Allah, la ilaha illa ana. Wala nang ibang Diyos na karapat dapat sambahin. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa akin. Sinabi yun ng Allah. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimi as-salata li dhikri. Kaya sambahin ninyo ako, magsagawa kayo ng palagi ang pagdasal o yung sala bilang pag-alala sa akin. So ito inutos sa atin yung pagsasagawa ng pagdarasal. Kung sa trabaho mo nag-duty ka 8 hours, 12 hours, di ba? Ginagawa mo 'yon, dapat ay meron ka rin ginagawang pagsamba sa Panginoon. Ano sala? Yung pagdarasal? Di ba tumatawag yung mga sa Middle East ngayon, naririnig nyo yung adhan, nananawagan na sumamba tayo. Sabi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ang Panginoon ang pinakadakila. Di ba sinasabi doon, sabi pa doon ay, asyadu la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban Allah at si Propeta Muhammad ay kanyang muling sugo. Ayyala sala, alin na sa pagsamba
ba? Ay alfala, alina sa tagumpay. So yun ay panawagan, pagsamba sa Allah, at panawagan sa tagumpay. Ano po yung tagumpay? Tunay na tagumpay? Ang tunay na tagumpay ay makapasok tayo sa paraiso, sa kabilang buhay. Yun po ang tunay na tagumpay. 5 beses ito ginagawa sa mga sister. Kung kayo ay nasa bahay, pinakamatagal na 10 minutes tapos na ito. So 10 times 5 equals 50 minutes. 50 minutes minus 24 hours equals 23 hours and 10 minutes. So meron ka pang 23 hours and 10 minutes. Allahu Akbar. Sa buong araw. So yung 50 minutes, it divide mo sa 5, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Sa buong araw na yun, umaga hanggang gabi, ay naglalang ka ng pagsamba sa lumikha sa iyo ang Allah. Allahu Akbar. At yung pagsamba na yun ay tanda na minamahal mo ang Allah. Tanda na ikaw ay nagsisikap makapasok ng paraiso. At yun din, pagsamba na yun ay naglilis ng ating mga pagkakasala. At yun ay nailalayo tayo. Sinabi ng Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ang pagdarasal, ang sala ay mailalayo ka sa masasamang mga gawain. So napakaganda po ito. Pag napil niyo po yun, napil niyo po yung pagsamba, kapag ikaw ay nagpapatira pa, ay mararamdaman mo na ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Sinabi ng Propeta Muhammad, sambahin ninyo ang Allah tulad ng kung paano ko siya sinamba. So kung paano ba sinamba ng Propeta Muhammad ang Allah, ganun din sinamba ng mga naunang mga suhu. Sila ay nagpatira pa. Maging si Moises, maging si Abraham, maging si Noah, maging si Adan, maging si Propeta Jesus, sila ay nagpatira pa. Paano yung pagtitira pa? Yung tinatawag na sujud, pagpapatira pa, yung itong noo mo, ididikit mo rito, magpapatira pa ka, dahil ang ating talino ay nandito sa ating ulo, ay pagpapakumbaba mo dun sa lumikha sa iyo. So mapipilin mo na ikaw ay nagpapakumbaba sa iyong Panginoon, siya lamang ang sinasamba mo. Pagpapatira pa, yun po yung tamang pagsamba. So yun po ay kaskabilang doon sa sala pagdarasal. Masha'Allah. At doon sa kwan, yung pangatlo, yung zakat. Yung zakat na tinatawag ay yung pagbibigay ng kawang gawa. Obligadong kawang gawa. Kung ikaw ay mayroong kayamanan, kung ikaw ay may kayamanan na umabot doon sa tamang bilang, ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay mayroong 400,000 sa loob ng isang taon. So, yun ay kukuhanan ng 2.5%. 2.5%. So, ibaba natin, halimbawa, 100,000. So, yung 2.5%, ang halimbawa nito ay 2,500 doon sa 100,000 mo, yung 2,500, ibibigay mo yun na kawang gawa. Halimbawa, inventory mo yun sa buong taon, sa buong isang taon. Sino ang bibigyan mo? Yung mga may hirap. Yung mga may hirap na nangangailangan, yung mga miskin, yung mga fukara, at yung mga naglalakbay, yung mga nagsisikap sa landas ng Allah, at yung mga karapat dapat bigyan. Sino ang magbibigay? Ikaw mismo ang pipili. Ngayon, hindi lahat ay inoobliga sa pagbibigay ng kawang gawa na zakat na tawagin. Kung ikaw yung may hirap, kung ikaw yung mahina ang kakayanan at hindi mo ito kaya, ikaw pa yung bibigyan. Ikaw pa yung bibigyan. Kung ikaw ay walang kakayanan, magbigay ng zakat. Ito ay solusyon sa kahirapan. Kahirapan. Kung ito ay pinapatupad ng mga tao, ito ay solusyon sa kahirapan. Itong tinatawag na zakat. So, pang-apat, yung pag-aayuno, song. Yung pag-aayuno ay hindi ito bagong kautusan, ito ay pinag-utos din sa mga nauna, di ba? Kung naririnig natin, si Jesus ay nag-ayuno ng 40 days and 40 nights. Pero ito, sa Islam, ay ginagawa ngayon ng isang buwan, ang buwan ng Ramadan. So, Allahumma balig na Ramadan. So, napakalapit na ng Ramadan, yung pag-aayuno. So, ito, sinabi ng Allah, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, kayo ay mag-ayuno. Kutiba alaykumus siyam tulad ng pag-aayuno ng mga nauna sa inyo. Upang sa gayon, kayo ay magkaroon ng tunay na pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. So napapatibay yung
buong ating pananampalataya sa Panginoon kapag ikaw ay nag-aayuno. Ano yung pag-aayuno? Hindi ka kakain mula bago sumikat yung araw sa umaga, ay hinihinto ka na sa pagkain hanggang sa paglubog. Paglubog pa lamang ng araw sa kakakakain. So tinitiis mo yung gutom dahil ito ay kautusan yung Panginoon at nalilinis yung kalooban, yung puso, dahil dalisay talaga na ginagawa mo, kasi pwede ka naman kumain na wala nakakakita sa'yo pero hindi ka kumakain, hindi ka uminom, dahil ito ay pagsunod mo sa iyong Panginoon, dahil ito yung utos niya. At ito ay mahirap man o mayaman, pare-parehas. Kahit ikaw pa ay hari ng Saudi Arabia, kahit ikaw ay presidente ng Indonesia, hari ng Brunei, pare-parehas kayong nag-aayuno. Walang exempted. Maliban doon sa may sakit na hindi niya kaya, pwedeng huwag niya munang gawin, at kapag umaling siya ay mabayaran niya o magawa ito. So, mayroon din itong mga medical benefits ayon sa mga doktor, yung pag-aayuno. So, pagkakaisa, pagpakakapantay-pantay, ang nangyayari sa buwan ng Ramadan. So, napakasaya sa buwan ng Ramadan. Pantay-pantay kayong nagsasakripisyo para sa Allah. Pantay-pantay kayong nagtitiis. Hindi kayo nagtitiis para lamang sa pagsamba sa nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakaganda po. Pag-experience nyo ito, yung Ramadan, yung pag-aayuno, mapipil nyo po. So, panghuli sa haligin ng Islam, yung tinatawag na Hajj. Yung Hajj, para lang sa may kakayanan. Ngayon, kung wala kang kakayanan, hindi sa'yo obligado na mag-Hajj. Yung mga nasa Saudi, mapalad kayo na makapag-Hajj. Ako nung nasa Saudi Arabia, 2011 and 12, sinamantala ako, dalawang beses ako nag-Hajj. Allahu Akbar. Pero isang beses lang ito, once in a lifetime lang ito, pero kung magagawa mo ng dalawang beses, tatlong beses at may kakayanan, alhamdulillah, gawin mo. Dahil kapag ikaw ay nag-Hajj, ikaw ay bisita ng Allah. Ikaw ay bisita ng Allah. So, sa pagpunta mo doon, ikaw ay manalangin sa Allah. Gawa ka ng maraming mga pagsamba. Huwag puro pasyal lang ang gawin mo doon. Gumawa ka ng maraming pagsamba. Gawin mo ito para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Hajj na tinanggap, yung tinatawag na Hajj Mabrur, ay sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Hajj Mabrur ay walang ibang gantimpala kundi ang paraiso. Allahu Akbar, paraiso. At makikita mo rin doon lahat kayo, iba-ibang lahi magkakasama doon. Pahapyaw ito ng huling araw na magkakatipon-tipon kayo doon, maitim, maputi, walang discrimination. Allahu Akbar. Na makikita nyo talaga yung pagmamahalan sa isa't isa. Kung ikaw ay galing sa Pilipinas, siguro mga 2 weeks to 1 month ka doon. Pero kung nandun ka mismo sa lugar, pinakamatagal na siguro yung 1 weeks. So, isa sa gawin yung tinatawag na Hajj, at meron ito mga ay tinakdang araw. Ito ay sa buwan ng Hajj. At, so mga kapatid, bakit kailangan mag-Muslim ng isang tao? Dahil kailangan niyang sambahin ang lumikha sa kanya. So, ang Islam, ang kanyang pananampalataya. Marapat na kanyang gawin, panuntunan ng kanyang buhay. Dahil ang Islam ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng Panginoon, at pagwawakas sa shirk, pagwawakas sa pagtatambal, pagwawakas sa masasamang gawain, masasamang ugali, at mga iba-ibang hindi ka nais-nais. So, yan ang katuruan sa Islam. So, napakaganda po ng itinuturo sa Islam. So, kaya mga kapatid, yung iba, sinisip nila kapag Muslim. Kapag Muslim po kasi, yan po yung taga Mindanao. Yan po yung namumugot ng ulo. Subhanallah. Sabi, bakit kayong mga Muslim, namumugot kayo ng ulo? So, paglilinaw lang po, paglilinaw. Sa Islam po ay malinaw na ipinagbabawal ng Allah ang umatay ka ng inosente. So, mababasa natin sa chapter 5 ng Quran. Chapter 5, verse 37. Verse 37. Sa mga non-Muslim, maging sa Muslim na, kunin nyo yung Quran nyo, i-search nyo sa Google, yung Quran, yung walang kopya na Quran, chapter 5, verse 37. Ang sabi ng Allah doon sa pagkakasali sa ating wika, sino man yung pumatay, sa Tafsir al-Muyassar, sino man ang patay ng isang inosenteng tao. Inosente. Wala namang ginagawa, walang kasalanan, o hindi
hindi mo naman self-defense, hindi ka nakikipag self-defense kasi may mga sitwasyon na pinaintulot na ikaw ay makapatay kung ikaw ay lumalaban self-defense. Pangalawa, kung ito ay nahatulan ng kamatayan dahil siya ay pumatay at sa negotiation kasi ay nagbibigay ng yung tinatawag na bigay kaya yung kuwan, blood money, magbibigay ng blood money dun sa pamilya ng napatay niya, kung pumayag yun, okay. Kung hindi, ay mahatulan ng kamatayan. Ngayon, kung magpatawad naman itong mas mainam ang pinakadabes kung magpapatawad. Halimbawa, sa pamilya, kung may namatay at nahuli yung nakapatay, ngayon, iimbestigahan at kapag napatunayan na siya ang pumatay, tatanungin kami kung hihingi kami ng blood money. Ngayon, kung humingi kami ng blood money at tinanggap namin, hindi ito mapaparusahan. Ngayon, kung hindi kami tumanggap ng blood money at pinatawad na lang namin, yun yung the best. Pinatawad mo at magbalik loob. Ngayon, kung ayaw talaga, so saka pa lang ihahatol yung kamatayan. Yung hatol ng kamatayan. Ngayon, yun yung sitwasyon na may namamatay. Sa digmaan, siyempre, kayo ay pinagtatanggol mo ang iyong bahay, pinagtatanggol mo ang iyong lugar, ang iyong bansa. So, natural na kapag dumidepensa ka sa pumapatay sa'yo, mapapatay mo. So, yun ay yun yung mga pagpatay na pinapaintulot. So, hindi sasabihin, pagpatay, dapat bawal. So, paano yan? Pinasok ka sa bahay, papatayin ka, rarapin yung anak mo. Di ba? Hindi ka balalaban. So, natural, makakapatay ka. Pero, paglininaw. Ano ang sabi ng Allah? Sino man ang makapatay ng inosente. Ibig sabihin, inosente, namamasyal, walang ginagawa, hindi ka naman kilala. Di ba? Pinatay mo ay para mong pinatay ang sangkatauhan dahil sa laking kasalanan o pinsalan na nagawa mo. Subhanallah. Chapter 5 ng Quran, verse 37, at tafsirin mo yan, sir. At sinabi ng Allah, ngunit kung ikaw ay makapagligtas ng isang buhay, ay para mong niligtas ang buong sangkatauhan dahil sa malaking kabutihan na nagawa mo. So, napakalinaw po sa Islam na hindi tinuturo na pumatay ng inosente. Inosente, subhanallah. So, mga kapatid, ngayon, ano ba yung, bakit Islam, kapag may nakapatay na isang Islam, o isang grupo ng nag-aangkin na Islam, o nag-aangkin na Muslim, dinadamay lahat. Bakit ganun? Dahil hindi makatarungan ng media. Diba? Dinadamay, nilalagay isang Muslim nakapatay, isang grupo ng Muslim nakapatay. Pero ang tanong, ha, yung kasalanan ba ni Juan ay pwede maging kasalanan ni Pedro? Ang kasalanan ba ni Abdullah ay pwede maging kasalanan ni Omar? Ngayon, 100,000 po ang nakakulong na Kristiyano. 100,000 ang nakakulong na Kristiyano. Sila ay, anong ginawa nila? Nang rape ng anak nila, ng rape ng estudyante, ng kapitbahay, ng rape, pinatay. Kristiyano yun, ha? Nagnakaw, nangidnap, nagdrugs. So, alam natin, napakami pang nakukulong na mga adik. So, yan po, nakulong pa yung iba doon, karamihan pumatay din. So, bakit hindi nyo sinasabi na bakit tinuturo sa Kristiyano yung mga pagpatay? Bakit tinuturo sa Kristiyano yung pagtitinan ng drugs? Bakit tinuturo ba sa Kristiyano yung pagnanakaw, pangidnap? 100,000 po yung nakakulong. Meron pang pare, meron pang pastor, pare, nirape niya pa yung batang lalaki. Batang lalaki pa. At meron pare, nirape niya yung isang dalagita. Subhanallah. Mga nakakulong. Gumawa ng masama. Pero, hindi idinadamay yung lahat ng Kristiyano. Di ba? Pag Muslim, isang grupo ng Muslim, ang nakapatay, nakagawa ng mali, dinadamay lahat ng Muslim. Pero wag po natin tignan ang mga yan. Tignan po natin ang turo ng Islam. So, nilinaw po natin sa inyo, ang turo ng Islam ay pagsamba sa nag-iisang Diyos ang Allah. Sundin ang kanyang mga kautusan, iwasan ang kanyang mga ipinagbabawal, magkaroon ng mapayapang pamumuhay. Yan po ang itinuturo ng Islam. Hindi po yung mga nakikita natin. So, nagtrabaho kayo sa Middle East, sa Saudi Arabia. Meron ba doong pinatay dahil Kristiyano siya? Meron bang binitay doon dahil Kristiyano siya? Ilan libo ba ang bilang ng kaso ng rape sa Middle East, sa Saudi Arabia? Mabibilang lang. Mabibilang lang natin, pero laging binabalita. Laging binabalita. Dito sa atin, libo-libo. Sa Amerika, 100,000 ang kaso ng rape, pero hindi yon ang pino-front page. Pero kapag isang Arabo na Muslim ang nagkamali, front page. Kapag isang Muslim na taga Mindanao nagkamali, front page.
front page. So kaya sinisira nila ang imahe. Pero hindi nila masisira ang Islam dahil ang Islam ang relihiyon na nagmula sa nag-iisang Panginoon ng Allah. Kahit anong gawin ng tao, magtipon-tipon para sirayan ang Islam, hindi masisira ang Islam dahil ito ay nagmula sa nag-iisang Panginoon na lumikha sa atin. Kahit anong gawin pa, magkasama pa si Satanas, hindi nila kaya sirayan ang Islam. Lalo pong dumadami ang Islam. Lalo pong dumadami ang nag-Muslim. Sa akin lang po, sa personal, araw-araw na tinatawagan ko, kinchinachat ko, 2-5 ang nagsyashahada. Araw-araw. Maliban na lamang, kapag halimbawa ay wala akong kinontak, siyempre, wala akong magsyashahada. Pero araw-araw, kapag may mga number dyan, everyday, sa loob po ng isang buwan, sa akin lang, sa personal na talaan ko, noong January ay mayigit 80. Itong February, mayigit 50 ang nagsyahada. Allahu Akbar. Ang nag-Muslim. So yun po yung nakakatuwa. Allahu Akbar. Abang sinisira nyo ang Islam, bakit kayo namumugot ng ulo? Bakit kayo ganito, ganyan? Lalong maraming nagmumuslim. Bakit? Kasi dumarami yung nagtatanong. Allahu Akbar. Dumarami yung nagtatanong patungkol sa Islam. At kapag nalalaman na nila yung Islam, ay tinatanggap na nila ang Islam. Allahu Akbar. Kaya sa mga kababayan namin, mga hindi Muslim, nandito po kami para sagutin ang inyong mga katanungan at gabayan kayo sa pagsamba sa nag-iisang Diyos na lumikha sa atin, ang Allah. Kung kayo ay mayroong mga katanungan, kami po dito sa e-dialogue, pwede kayong mag-message. Pwede kayong mag-message at maging po sa aming toll-free number, pwede kayong tumawag. Yung mga gustong tumawag at alamin ang Islam, at kukunin ko lamang po, okay? So kung gusto nyong malaman ang Islam, tawagan nyo po kami sa aming toll-free number, halimbawa sa Smart. Smart 1-800-1110-1734 para yun sa Smart or Sun subscriber. Para naman sa mga Globe or TM, pwede kang tumawag sa 1-800-8739-5271. Ulitin po natin, 1-800-8739-5271 para sa mga Globe at TM subscriber. Para sa Smart, 1-800-1110-1734. So, inshallah, libre po ang pagtawag na yan. Ngayon, tinatamad kang tumawag, i-text mo sa akin ang number mo, i-message mo ako, ang aking Facebook account, Pahad Islam, Pahad Salam, Pahad Sultan Abdullah, Abdul Khair Tambara, yan, mga Facebook account ko yan. I-message mo sa akin ang number mo at tatawagan lang kita, wag lang hating gabi. Ha? Basta oras na tayo ay maaari pwedeng mag-usap, i-message mo lamang ako at hindi natin papaabutin yan ng 24 hours, matatawagan kita. Ipapaliwanag ko sa iyo ang Islam at inshallah ta'ala ay yan ay pagmamahal namin sa inyo bilang mga Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbal akhi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi magiging ganap ang inyong pananampalataya hangga't ninyo ninanais at minamahal sa inyong kapatid, sa inyong kapwa ang ninanais ninyo sa inyong sarili. Kami po ay nagnanais na makapasok sa paraiso at ninanais namin kayo ng aming mga kababayan ay makasama rin namin sa paraiso. Nawa, hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na lahat tayo ay magsama-sama sa paraiso. At sa maiksing mensahe ko po na ito, kung meron kayong mga paglilinaw, mga katangunungan, welcome po kayong mag-message sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At muli, ang katanungan, bakit kailangan mong mag-Muslim? Kailangan mong mag-Muslim, kapatid, dahil ang ibig sabihin ng Muslim ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon. So, kailangan mong sumunod sa kautusan ng Panginoon, kailangan mong mag-Muslim kasi kailangan mong sambahin yung lumikha sa'yo, kailangan mong mag-Muslim para maging malinaw yung kaisipan mo kung sino yung sasambahin, kailangan mong mag-Muslim para maputol na yung abuloy mo, o kaya yung mga ikapo-ikapo na binibigay mo sa simbahan o sa pastor. So kapag nag-Muslim ka, mawawala na yan. Dahil sa Muslim, walang kinokekta na ganyan yung mga imam, di ba? Dahil sa Muslim, pagiging Muslim, ikaw mismo yung mabibigay yung kawang gawa na gusto mong bigyan. So sa pagiging Muslim, yung pagkakaisa, pagmamahalan bilang magkakapatid, at pag-uutos ng kabutian at paglayo sa kasamaan, kailangan mong mag-Muslim upang tayo
lahat, inshallah, ay makapasok sa paraiso. Maraming maraming salamat po. Jazakumullahu khairan. Naway biyayaan kayo ng Allah ng mga mabuti, mga mahal kong kapatid. At nawa ay lagi tayong gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wa akhiru dawana alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa assalam.